Morning, po. Thank you po, Pastor. Tataasan mo konti. Baka akala nyo, si Lord ay in terms of money lamang kayo binibless. Hindi po. God is also blessing you with a family. Di po ba? Binibless kayo ni Lord ng pamilya, ng ano, ng asawa, ng anak, ng mga katabi nyo. Yan, mga katabi nyo. Blessing sa inyo ni Lord na ngayon. Diba? So, sa pagsunod po natin kay Lord, God is blessing us in multiple ways. So, sa lahat po ng bahagi ng ating buhay. Amen po ba? Amen! Amen. So, ngayon po, ako po ang... Saan yung cellphone ko? Di ba din mo upo yun? Ako po yung magtuturo sa inyo. Magpahinga po si Pastor Bob at si Pastora. Ayan. So, praise the Lord. Okay naman po. Gagawin po natin yung pinagagawa sa atin. Pero bago po yun, welcome po sa ating pong mga bisita na ngayon lamang po nakarating dito. Ang nag-invite po sa kanila ay si Nolan, Apo Sangas, at si Leonila Kaguro. Nasaan si, ano, si Brother Nolan at saka si Leonila? Nasaan yun? Asher. Asher! Nasa baba sila. Oo, oh, ito yung mga, ano, yung mga binagilyo. Okay. Si Leonila. Ayun. Salamat po sa buhay nyo. Nag-invite ko kayo. Pagkakala natin si... Itong mga inibinahan, mahal na mahalo kayo nila kasi gusto nila na maranasan nyo ang Panginoon Jesus sa inyong buhay. So, welcome po kay Rose Milin, pwede ka bang tumayo sa left? Yan, yeah. Si Rose Milin. Si Roxanne. Saka si Ash. Yan. Pilito po nila ay Aposakasas. Aposakas. At si Hannah May Kagurol at si Mary Ann. Si, tingnan nyo lang paano basahin ko ha. CYLLAN. CYLLAN. Oh, yun. Welcome. Sino ba? Parang kami po namin, first time we have been. Mahal na mahalo kayo ng mga nag-invite sa inyo. Eh, siyempre, kami rin ho, nadamay ho kami doon. Mahal din mo namin kayo. Amen. So, ngayon po, ang topic ko natin ay mula po sa Philippians chapter 3. Ang tawag ko, ang keep working towards that day. Yan. So, simula ko dun sa title, keep working. Keep working. Sabihin nyo nga po, keep working. Keep working. So, tuloy-tuloy kang gumawa, tuloy-tuloy kang magtrabaho, tuloy-tuloy kang meron gawin towards that day. Yung pong that day, quote and quote, yung pong that day na yun, it is something that God has for you. Yung po ay isang bagay na inilaan ng Panginoon para sa'yo. Yung araw na yun. Kung kailan man yun, si Lord at ikaw ang nakakaalam ng araw na yun. Towards that day. Keep working towards that day. So, sabi po, tayo po ay magawa hanggang dumating ang araw na yun. Amen. So tingnan po natin dito sa Philippians. Ang ginagamit ko pong Bible ay New Living Translation. Kasi para po sa akin, mas madali ko po siyang maiintindihan. So tayo, humanap tayo ng Bible Translation na madali mo siyang maiintindihan. Kasi ang kailangan sa Bible, hindi yung pinahihirapan ka niya, kundi kailangan yung Bible mo natutulungan ka niya na maintindihan mo siya. So hanap tayo ng translation na fit o bagay sa iyo. So yun po, Philippians 3, chapter 12, verse 15. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. Si Paul po yung sasabi. But I keep working toward that day. Yun. I keep working toward that day when I finally
when I finally become all that Christ Jesus saved me for and want me to be. No, dear brothers and sisters, I am still not I should be, but I am focusing all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God, through Jesus Christ, is calling us up to heaven. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Sige po, pray po tayo sa Diyan. Lord God, thank you po sa kabutihan mo. Sa Diyan, napakabay mo sa aming Panginoon. Nais mo na maunawa namin kung paano mabuhay dito sa mundo para ma-prepare kami, Panginoon, sa buhay na gusto mo para sa amin, sa mga blessing mo, ma-prepare mo kami, at maging sa mga bagay na makalangit, may handa mo kami. Thank you, Lord, for this moment. In Jesus' name, amen. So, working toward that day, sa iba-iba pong Bible translation, ito po yung mga nakasulat dyan sa mga Bible. No? Yan. Keep working towards the day. Yan po yung sa New Living. Yan yung pinag-aaralan natin. Sa ibang New Living translation, ito rin, I press on to possess that perfection. Sa King James, I follow after. Sa International Standard Version, I keep pursuing the goal. Diba? Pero pa yan. Sa Tagalog po, kundi nagpapatuloy ako, ang Biblia ng NOPI Version. At sa New English Translation, I strive to lay hold. Sa NIV, I press on towards the goal. Para sa akin, pinakamadali maintindihan. Diba? I keep on working. Yun lang. I press on toward the goal. I strive to lay hold. Kundi nagpapatuloy ako ang Biblia. Pinakamadali maintindihan. I keep towards working on that day. Parang ibig sabihin, gagawa ko ng gagawa hanggang sa marating ko yung pinagagawa sa akin ni Lord. Okay ba? Ibig sabihin, keep on working. Pagpa sinabing keep on working, titigil ka. Patuloy. Tama? So meron na bang tumigil? O umatras? O umabante? Di ba yung keep on working, paabante po yun. Ibig sabihin, patuloy, paabante. Hindi patuloy, paatras. Kasi meron pong dahilan. Meron pong dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na tayo may magpatuloy. Tingnan nyo maigi ito ha. Dahil ito na ang pinakaabangan nyo. Padating na po ang ligaya. Amen. Sabihin nyo po, padating na ang ligaya. Kasi alam na natin na gagawin natin. Ito po yun. Sinabi ko yun dyan sa verse niya. Sige nga. Focus of our reasons to continue working harder. Ito po yung focus natin kung bakit ka gagawa ng pursigido, working harder, may pagpupursige. So number one, continue to work harder until I achieve what Jesus said me for. Magpapatuloy ka sa paggawa hanggang sa marating mo o mangyari sa buhay mo ang dahilan ni Jesus. Bakit kanya niligtas? Amen? Meron pong reason si Jesus. Bakit ka na-save? Meron pong reason si Jesus, ang Diyos. Bakit ka na-born again? Meron, God is a reason why He saved you. Diba? Kung ang gusto lang ng Diyos, makapili ka niya sa langit, kaya nga na-born again. Bakit buhay ka pa ngayon? Di dapat kasama ka namin sa langit. Tama? Sino buhay pa dito? Amen. Ang mga buhay, magsabi ng Amen. Amen!
buhay, magsabi ng padating na ang ligaya. Amen. So, di ba? So, kaya ang buhay ngayon, God is a reason, meron siyang ipapagawa sa'yo o meron siyang ipinagagawa sa'yo. At kailangan mo malaman yun. Because pag nalaman mo yun, you will keep on working harder until that day na marating mo o magawa mo yung pinagagawa sa'yo ni Lord. And God will make, and you will make God happy. Diba? Kasi kung ang gusto lang ng Lord, sa pagkaka-save sa'yo, pagkaka-born again mo, eh makasama mo siya sa langit, at that moment na tinanggap mo siya sa puso mo bilang Panginoon at Tagapagligtas, kinuha ka na niya. Isinama ka na niya. Hindi ka ba nag-iisip? Bakit buhay pa ako? Diba? Baka meron kayong paniligayahin. Diba? Si Lord. Dahil pag nagawa mo, ayan o, until I achieve what Jesus said before. Bro, pakibalik mo doon sa verse. Chapter 12. Ephesians 3:12. Nandun po yan sa verse. I achieve what Jesus said before. Mayroon kasi intindihin yung Bible nyo eh. Kaya hindi nyo yung nakukuha. Ayan o, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I keep working toward the day when I finally, next, become all that Christ Jesus said before. Oh, when I finally become all that Christ Jesus said before. Mayroong dahilan si Jesus kung bakit kanya niligtas. You will keep on working until the day comes when I achieve what Jesus said before. Tama? So, walang dahilan para hindi tayo gumawa ng gumawa, kumilos ng kumilos, until we achieve o makuha natin ang reason bakit tayo sinave ni Jesus. Ito pa po yung susunod. Ayan. Fast forward. Andun din naman. Okay. So, number two. Continue to work harder until what Jesus want me to be. Dalawa, no? Magawa mo yung ipinagagawa sa'yo at mangyari naman sa buhay mo kung ano ang gusto niya na marating mo. Amen? Yung number one, yung ipinapagawa ni Lord sa'yo ay patungkol sa iba. Palabas. Ito naman, patungkol sa sarili mo. God has a purpose or God has a plan for you to be somebody. Para ikaw maging sino ka. Amen? So dalawa, ang purpose ni Lord, kaya ka na-save, maka-reach out ka, o may nalapag gawin para sa ibang tao, at pangalawa, para ikaw ay maging ikaw kung ano ang gusto sa iyo ni Lord. Amen? 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 What Jesus wants me to be. So, dalawa lang ang focus natin. Pa-achieve mo yung pinapagawa sa'yo ni Lord at ikaw, maging ikaw. Maging ikaw yung gusto ni Lord na maging ikaw. Magawa mo yan sa buhay mo. So, sa ngayon, sabi nga ni Pablo, hindi ko pa naaabot yung mga bagay na yan. Wala pa ako sa perfection. That's why I keep on working. Wala pa pong nakakaabot na. That's why we all keep on working. Amen? Diyan po tayo magkaklase. Pantay-pantay po tayo lahat dyan sa tingin ng Diyos. Dahil wala pa sa ating nakakaabot na. Nobody among us has attained perfection. So pantay-pantay tayo doon. Kaya all of us, tayo lahat, ay dapat mag-keep on working. Amen? Nagkakaisa ba tayo doon? Kung tayong lahat, dapat talaga natin magsumikap. Until that day that we achieve what God wants us to do and what God wants us to be. Until that day na magawa natin yung pinapagawa ng Diyos at mangyari naman sa buhay mo na maging ikaw yun.
Amen? Sino galing na? Mag-aral. Amen! Ito po. Knowing your calling and understanding the will of God for yourself will keep you work harder. Kailangan mong malaman mo ang dahilan. Bakit ka nga sinig na Lord? That is your calling. Kailangan mo siya maintindihan. Bakit? Diba? At yun po yung pinakamahirap. Pero, hindi mo ma-achieve yung pinapagawa sa inyo, Lord, kung hindi mo ito maiintindihan. So, paano mo ito maiintindihan? Number one, diba? Kailangan mo pray. Number two, kailangan mo subukan kung saan ka tinawag ni Lord. Kung halimbawa po dito sa church, o ano muna kayo, Asia muna kayo, kailangan nila. Diba? Malay nyo, masaya-masaya kayo pag nag-Asia. O mag-join kayo sa worship team. O maglampaso kayo dito. Mag-walis kayo sa labas. Mag-traffic kayo. Or magbigay naman kayo. Iba-iba. So, lahat tayo kailangan hanapin ang riso pagka nandito. Lahat mo ba meron kayang gawin? So, isipin mo lang. Ako pinangarap na magaling ako mag-drawing. Diba? Napakalabo naman na isipin mo na ikaw ay tinawag ni Lord para kumanta. Eh, ang husay mo, ang iyong talent ay mag-drawing. Amen? So, sa tingin nyo, ano ang talent niya? Mag-drawing. So, saan siya gagamitin ni Lord? Sa pag-drawing. O, diba? O, sino dito, at simula maliit pa, mahilig na kumanta? Ako okay. Meron, di ba? O, baka naman sabihin nyo, sa drawing kayo tatawagin. Di ba? Ganun lang yun. Kung sino ka, simula nung maliit ka, malinaw-linaw, nilikha ka ni Lord para makatulong sa area na yon ng ating church. Amen? So, o sino magbibigay na example na siya eh kakayahan niya yun? Wala na. Wala nang nangyayari sa atin kasi hindi nyo alam kung saan kayo. Ano yung work hard mo? So hindi, nangyayari po kayo. Diba? Halimbawa lang yun. Diba? Nakukuha niya? Halimbawa, ikaw eh nakatapos ka, nakagraduate ka ng ganitong kurso. Ano? Anong kurso? Ang gusto niyo? O engineer. O ano na naman gamitin ka sa ano? Sa accounting. May mga yung radio mo nyo. Diba? Ikaw naman, eh, sa inyong bahay, eh, commander ka. Ikaw yung taga-utos sa bahay mo. O, saan ka naman gagamitin dito sa church? Hindi taga-utos din, diba? Pero, diba? Pero tandaan nyo, a good leader is a good follower. So, dito yun, hahasain ni Lord. Itatama yung pagiging leader mo. Dito yung mahuhubungin ni Lord na meron kang pagkakatawag na maging leader. Pero dito sa church, matutulungan ka na mapino yun. Maano siya? Mahone yung maperfecto. Di ba? Amen? Amen? Kung ikaw naman, matulungin ka. O, matulungin ka. Di ba? Ano ang sabi ng Biblia? Bago tulungan din daw po natin. O, unahin naman natin tulungan ang kapwa natin. Mananampalataya. Di ba? So, huwag natin ipagkait kung ano ang kakayahan natin dito sa ating church. Ibig sabihin, hindi lang dito sa building, kundi dyan sa mga katabi nyo. Kasi, that is something that we need to work hard until we come or we achieve that day na nagagamit tayo ni Lord doon sa gusto niya para sa iba. Amen? Amen. Doon yung mararamdaman na masaya kayo sa buhay mo ngayon. Dahil yung purpose ni Lord sa buhay mo ay nagagawa. Naranasan nyo na ba maging aburido? Sino nakakaalam ng English ng aburido? Oh,
Sige nga. Paborits. Hindi ko rin po alam. Oh, meron mo nakakaalam? Paborito? Patrick? Patrick? Patrick ako? Yun ang isa nun. Paborito. So, ibig sabihin, kung di nangyayari sa buhay mo ang ipinagagawa ni Lord, ikaw, bagot ka. Paborito ka. Sisimba ka naman. Magdi-devotion ka naman. Diba? Sa dami ng nabasa mo sa Bible, kailangan mo na yan i-output. Kaya hindi mo alam kung paano mo yan i-output. Dumadating sa time na parang matamalay ka, aburito ka, etc. ka. Hindi mo alam. Pero, pag may mga nagawa mo mabuti sa kapwa mo, naranasan nyo na bang maramdaman yung maging masaya ka? Maging fulfilled? Ito po yung salita na natandaan nyo. Fulfillment. Fulfilled. Makakaramdam ka sa puso mo ng malalim na kasiyahan. Meron ka dyang peace that passes all understanding pag nagawa mo yung ipinagagawa ni Lord sa buhay mo. That is fulfillment. Kaya may pera ka o wala, naka-ripped jeans ka o hindi, ano man ang nangyari sa buhay mo, ang nakalaan mo, etc. Meron kang fulfillment sa buhay mo dahil nagawa mo yung pinagagawa mo. Sino na nakaranasan? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Yes. Diba? That is your calling. Doon ka masaya. At easy-easy lang sa'yo yun. Hindi big deal sa'yo yung maglampaso nito. Kasi, yun ang pagkatawag mo. Masaya ka doon. Pero sa iba, paglinisin mo dito, katakot-takot na takasan ang mangyayari. Tatakasan ka. Diba? Pero kung ikaw, masaya-masaya ka. Magdadrive. Kung hindi mo calling ang magdrive sa ibang tao, busit na busit ka pag may sakay ka. Dahil nakikialam sa'yo, di ba? Pero, pag calling mo magdrive, masaya ang loob mo na maghatid ng mga tao, kahit saan magpahatid. Hanggat may kalsada. Game ka, di ba? Yun po, ganun, fulfilled ka. Kahit umuwi kang mag-isa, masaya ka. Dahil na ministry mo na nakapaghatid. Yung iba, bakit nahahatid? Layo-layo mo, ikaw nagpapahinga na ako, nagdadrive pa, pa-uwi. Sino lobby sa atin? Diba? Hindi niya calling maghatid. Reklamo siya. Okay, papahatid doon. Sa marlaw mo. Diba? So, nakukuha niyo, pag nagawa mo yung pinapagawa sa iyo ni Lord, ang number one indication na yun na yun, meron kang fulfillment. Masaya ka. Kahit na siya mahirap, sa tingin ng iba, sa iyo, mani-mani lang yun. Chicken. Chicken. Sisim. Diba? Amen? Amen. Alam nyo, kailangan sa punto ngayon, kailangan mo mag-desisyon that you will work harder. Diba? Ang Diyos po, nakatingin lang lagi sa atin. Makabantay siya. Lahat tinitingnan niya. Lahat. Diba? Kayo ba? Sa kayo nakatingin ngayon? Sa akin. Sa akin, doon. Pag kayo nakatingin sa maraming tao, nakikita mo siya bilang, ganyan o, di ba, bumbo. Pero pag mayroong biglang isang dumalaw doon, sa bandaroon, di ba, kita mo rin siya. Kita niyan? Nangyari na sa inyo yan? Diba? Kanyari, lahat kayo estudyante, ako yung teacher. May tingnan ko yung ganyan. Pag may biglang namobya dito, makikita ko yun kasi biglang gagalun yun eh. Alam ng teacher. Diba? Sino nakakainin din ako? Alam nyo ba na ang Lord nakatingin sa atin yan? Ngayon, pag meron sa atin na biglang nag-desisyon, I will work harder, ibig sabihin, bigla kang humakbang Pasko. So, tingin mo ba gagawin sa'yo si Lord? Mapapansin ka, diba? Amen? Kasi nangangayang hindi mo sinasabi. Diba? Tinitingnan ni Lord lahat.
Tingnan natin verse. You caught the attention of God. Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Yan. Si Lord po, makabantay lang yan sa buong mundo, sa lahat ng lugar. Binabantayan niya ang mabuti at ang hindi mabuti. So, nakatingin lang siya ng ganyan. Parang kayo, nakatingin, nakapokus. Pero, pag merong biglang gumalaw, sa tinitingnan niya, si Lord, mapapakitan. Tama? Di ba kayo, nakatingin kayo sa ano, sa tubig. Pag biglang merong pumusad, mapapatingin ka, di ba? Amen? Ano pa ba? Pag may biglang nahulog, ito, tinitingnan niyo ko, pag sa akin kayo nakatingin, pag biglang nahulog ang pantalon ko, mapapatingin ba kayo sa pantalon? O sa mga pa rin? Sino titingin sa pantalon? Tapos sa kamay. Sino titingin sa mukha? Di ba? O sino titingin sa maiiwan ng pantalon? Ayo ha? O sino magtatakim ng mukha? Ayun, meron magtatakim. Di ba? So, ibig sabihin, ikaw nakapokus ka ng tingin. The Lord, the eyes of the Lord is upon the good and the wicked. Nakatingin siya. Pero, pag meron biglang gumalaw dyan, mapapalingon si Lord, alam niyo ako, gustong-gusto ko na ako ay mapansin ni Lord. There is something good that will happen pag si Lord tinignan ka. Sino magsasabi ng amen na? Amen. Diba? So, napakasarap na simula sa plane o sa ordinaryong frequency mo o ordinaryong pagkakaupo mo, bigla kang tatayo at magsasabi, yes, Lord, I will work harder. Dahil sa point na yon, you will catch the attention of God. Pag na-catch mo ang attention of God, something good is going to happen. Amen? Kaya napakasarap po na lagi kang magpupusige dahil lagi mong iiwan o lalamangan yung blank mong tingin na parang litrado na walang nangyayari na bigla kang aanat. Kumbaga sa mga nagbibisikleta na nagkakarera, ikaw yung nag-breakaway. Humalas ka sa grupo at nag-sprint ka, nauna ka na. Amen? So, eto po, number one. Mapapalingon talaga sa iyo si Lord pag nag-desisyon ka that you will work harder. At yun yung napakaganda because something good is going to happen. At si Lord, pag nakita na ni Lord that you decide to work harder, babantayan ka ni Lord. Gusto niyo ba nabantayan kayo ni Lord? When the eyes of God is upon you, grabe. Anong sabi ni David? Diba? Tao lamang siya, pero siya ay nasa mata, nasa paningin. Apple of the eyes of our God. How God bless King David. So much. Hindi lamang sa pera, kundi pati tagumpay laban sa kanyang mga kalaban. Kaligtasan. Kapatawaran. Lahat. Amen? So God is blessing us in multiple ways. So babantayan ka na ni Lord. Tingnan niyo dyan. Psalms 34 verse 15. The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. So kanina, ang mata ng Panginoon nasa lahat. Good and bad. But, ito, pag napanigon na sa iyo si Lord, binabantayan ka na niya. Pati tenga niya, kasama na. Handa siyang makinig sa iyo. Amen? Diba? Ano ang gagawin nyo pag naramdaman nyo nakatingin sa inyo si Lord? Ano ang gagawin nyo? Diba?
Tingnan niyo yung mata niya. Lord, alam ko, nadaloy na ang ligaya. Nadaloy na ang ligaya. Amen? Amen. Amen. Lord, alam ko, may kakampi ako. Lord, alam ko, may backup ako sa desisyon ko. Lord, alam ko, you are assuring me I'm doing the right thing. Amen? Pag mali yung ginagawa mo, hindi ka titingnan ni Lord. He will not focus on you. Because His eyes is upon the righteous. And His ears is ready to listen. Pwede kayo magsumbong kay Lord. Sumbong niyo yung mga namumopia sa inyo. Sumbong niyo yung mga nandutokso sa inyo. Sumbong niyo yung mga nangahapi sa inyo. Amen? Ikwento niyo rin na masaya kayo dahil nakatingin siya sa'yo. Ikwento mo rin sa kanya na eto na. Working harder on that. Amen? So, napakaganda na mapansin ka dahil yung lahat po ang gusto ng tao. Attention. Naniwala ba kayo? Lahat ng tao ang gusto, attention. Bakit ganun sabi yan? Ang bata na walang kamuang-muang, walang kaalam-alam, ang gusto niya, mapansin siya. Ano ginagawa niya? Naiyak. O kaya, nagtatumbling. Gumagawa siya ng gaming, mapansin lang siya. Kaya po lahat ng tao, ang gusto mapansin. Sino naligo? Gusto niya mapansin kayo, mabango kayo, di ba? Sino nagsawat ng dati ng damit kaligo niya? Wala. Mababango na ang damit natin. Bakit? Gusto mo mapansin na malinis ka. Amen? Yung pagaling niyo, anong ginagawa niyo sa kagaling niyo? Iniiwasan niyo. Para huwag kayo mapansin. O, di ba? Pansin pa rin. Amen! Amen. O, kakamalimutan niyo na. Work harder, ha? Two reasons. May gusto kang ipagawa si Lord para sa iba at ikaw sarili mo, improve mo. So that, the eyes of the Lord may be upon you. And His blessing will reach you. Amen? The eyes of the Lord. Kay Lord po lang ganyan. Kayo ha? Last 10 minutes na po ako. Huwag kayo mag-alala. Malapit na kayo tapos. Kapag-alala na lang. Kaya lang, 9:30 pa lang ha. Ang tapos ko ay 9:40. Yan. Natutuwa ba kayo na 9:40 tapos na ako? Yes. Amen. Amen. So, tingnan po natin to. Ito, hindi ako pinag-usap ni Grace, pero ito na po yung verse ko. Tingnan nyo itong 2 Corinthians, chapter 9, verse 11 to 15. Ito, napakaganda nito, kasi, when God, when the eyes of the Lord is upon you, meron pa siyang inaantay, meron pa siyang inaantay na mangyayari habang ang Panginoon ay nakatingin sa'yo. Meron siyang inaantay na mangyari mula na manggagaling yun sa'yo. Eto ha. Yes, you will be enriched in every way. Payayamanin ka ni Lord sa lahat ng bagay so that you can always be generous para ikaw ay maging mapagbigay. So mapagbigay ka ng payo, mapagbigay ka ng tulong, mapagbigay ka ng comfort, ng tapik, ng balikan, and even money. Enriched in every way. Papa, yamanin kayo ni Lord sa lahat ng bagay. Hindi lang po pera ang kayamanan. Kundi kaibigan, di ba? Kalusugan, katalinuhan, na pwede mong i-share sa iba. And when we take your gifts, ito po, sa case na to, pera to. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Alam nyo, ang buhay nyo, pag-iramit nyo para sa iba, yung taong tinulungan nyo, they will thank God.
God. Pakisabi niya, they will thank God. So, ang taong tinulungan mo, magpapasalamat sa Diyos. Ang inaabangan ni Lord, pag siya nakatingin sa iyo, ay magpasalamat sa kanya ang ibang tao dahil tinulungan mo yung tao niya. Ang sasabihin nun, Lord, salamat po, nakaraos ako sa tulong ni Sister Benito. Yun ang inaabangan ni Lord. Dahil ikaw, binantayan ka ni Lord, enrich you of every way. Pinayaman ka, tinulungan ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Pag tinulong mo yan sa iba, yung taong tinulungan mo, they will thank the Lord. At yun ang inaabangan niya. May ibang taong magpasalamat dahil sa buhay mo. So, two good things will result from this ministry. Dalawang bagay daw po. Hoy, pakibilisin nyo dyan sa taas, nagmamadali na ako. Two good things. The needs of the believers. Pag tumulong ka sa iba, makakaraos siya. Emotionally, physically, or financially, kung pera yung tinulong mo. Number one yun. Number two, and they will joyfully express their thanks to God. So, dalawang bagay ang mangyayari pag pinagamit natin ang buhay natin sa ministry. Diba? Makakalaw siya, matutulungan siya, at yung pangalawa, si Lord mapapraise, si Lord mapupuri, si Lord may tataas dahil sa buhay mo. Sino gusto mangyari sa kanya? Sa tingin nyo ba, hindi kayo lalong pa-i-bless ng i-bless ni Lord kung ang ibang tao na i-bless sa buhay mo? Wala nang tigil mo. Tuloy-tuloy na yun. So, pinag-aralan natin ngayon is not about ourselves. It is about others na nagbibigay ng papuri kay Lord because of our life. As a result of your ministry, they will give glory to God for your generosity to them, and to all believers will prove that you are obedient to the good news. So pag ginawa daw po natin yung blessing ni Lord sa atin, ay tinulong natin sa iba, i-glorify si Lord. At yun daw po ang patotoo, ang patunay, ang pruweba na isinasabuhay mo ang Bible, ang good news. Amen? So, ano pa? Ito na ang pinakamahalaga. Ito po yung unang part. Yung po yung unang part. Focus na ang buhay natin gamitin ni Lord sa iba. At yung pangalawang part, ano yung isang focus, mangyari naman sa buhay mo kung ano ang gusto ni Lord na maging ikaw. Ito po. Ang unang-unang dapat mong ingatan ay ang testimony mo. Isipin mo. Share ng gospel. At kaya natin ng prayer meeting o iba nagtuturo ha, o tumatayo ka dito. Sama naman ang ugali mo. May maniniwala ba sa'yo? Diba? Dinadaya mo ang akwa mo. May nindahan ka, dinadaya mo ang akwa mo. Hindi nila alam. Pero ikaw, taong simbahan ka. Tama ba testimony mo? Hindi po iba ni Lord yung miniminister mo. Hindi. So, bantayan po natin ang testimony natin. That is number one. Pag nabantayan mo ang testimony mo, ang attitude mo, ang emotion mo, ang isip mo, pati ang gawa mo, then people will know that you are a real Christian obeying and following the good news of the Bible. So, maging maingat po tayo dyan sa sarili natin. Dahil hindi po natin madadala ang iba sa Panginoon kung ang testimony natin ay basag, sira. Amen? So, ang unang-una mong dapat gawin sa sarili mo, ingatan mo ang sarili mo. Romans 12:1-2, di ba? Ano yan? Sabi niyo po, I beseech you, therefore, to present yourself a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Parang doon natin yung umpisahan. Do not be conformed in this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Lahat po yan, magsisimula sa isip nyo. Kung ano iniisip nyo, yun ang maglalaro sa emosyon mo at sa gagawin mo. So, unang-una nyo gawin, linisin nyo, isip nyo. Punuin natin yan ng mga makalangit na bagay. Of what is holy, what is righteous, what is good. Sinasabi ko sa inyo, walang accepted dito. Nobody has achieved perfection, sabi nga ni Paul. Lahat tayo, we need to work on it. We need to work on it. Kailangan po natin itong pagtrabahuhan. Amen? Until that day, ma-achieve natin ang pinagagawa ni Lord para sa iba, at ma-achieve natin ang personality, ang katauhan na gusto niya na maging tayo. Work harder. Amen? Work harder. Until that day. Until that day. Tayo po tayo lahat. Kailangan tayo po ay maging tao. We should be a person that God will be proud of. Amen? Kailangan, sabihin mo sa sarili mo, magiging ako yung tao na magiging proud sa akin si Lord. Hindi ako yung tao na ikakahiyan ni Lord. Ako yung tao na magiging proud sa akin si Lord. Gusto niyo ba na maging proud sa inyo si Lord? O gusto niyo ikahiyan na kayo? Diba? Anong sabi ng Panginoon? Again. Diba? Ano yung sabi ng Panginoon, Lord, Lord, palayas ka din ng mga demonyo. Lord, Lord, gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Ha? Hindi ko kayo kailangan. Ikinahiya sila ni Lord. Pero, yung mga tao na nakakot ng attention ni Lord at nagtuloy-tuloy, they are the people na magiging proud si Lord. Amen? Amen. Lahat ng nandito, magiging proud si Lord sa inyo. Sa ating lahat. Amen? Magiging proud si Lord sa atin. Sabihin niyo sa sarili niyo, magiging proud si Lord sa atin. Pansan niyo naman, magiging proud si Lord sa atin. Sige, tigit tayo. Sasabihin natin yun na, sabihin mo yun sa sarili mo, sabihin mo yun kay Lord. Tigit tayo, hawakan niyo yung puso niyo. Diyan kung sisimula lahat, magiging proud si Lord sa atin. Magiging proud si Lord sa akin. Sa buhay kong ito, magiging proud si Lord. Hindi niya ako ikahihiya o hindi ipagmamalaki niya ako. Magiging proud si Lord sa akin. Ako ay isang tao na ipagmamalaki ng aking Panginoong Jesus. Lord God, salamat sa mga taga-AJC. Salamat sa mga tao na nandito, Lord, mga kapatiran, mga magulang, kaibigan, babae, lalaki, tatay. Lord, humahambang kami. Nililiman mo kami. We are catching your attention. Eye to eyes, Lord. Deep in my heart, deep in my mind. As you bless me, as you watch over me, Lord, I declare, magiging proud sa akin, Lord. Magiging proud sa akin. Lord, sapat na ang pagtingin mo sa akin, Panginoon. I can do it, I. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.
Gabi's Boss Lahat, yan may announcement po tayo.